Ang Magnolia Chicken Templados ngayon ay gagawa na ng medyo matinding move dahil biglang nagkagulo sa PBA draft. Ang daming mga top talents na sumali katulad ni Bearfield, si Abarrientos, itong si CJ Cassino, si David Defonso, pati na itong si Kai Balungay, si Kaylan Tiongson. So kinakailangan drastic move ang gawin ng Magnolia para makakuha sila ng top player. As it is, mukhang ready na ang Magnolia na i-offer yung apat nilang players dito sa Blackwater Bossing para makakuha nung first round draft pick nila. Ready na ang Magnolia na ibigay itong si Calvin Abueva, si Paul Lee, itong si Russell Escoto at itong si Rome De La Rosa dito sa Blackwater para sila ay makuha yung first round draft pick. Kung hindi pa kontento Blackwater dyan, pwedeng palitan si Escoto nitong si Abu Trotter. So ibig sabihin, ang lalakas ng mga players na ibibigay ng Magnolia dito sa Blackwater Bossing para makuha nila yung first round draft pick nito. Dahil tinitignan ng Magnolia kung pwede nilang makusungkit itong si Kyle Balungay o si Cedric Bearfield. Sa ngayon, kung magagawa yan ng Magnolia para silang naka-jackpot, dahil alam natin na ang Magnolia ay nagre-rebuild na at ang gusto nila siguraduhin ay makakuha sila ng mga players na makatutulong dito sa kanilang lineup. Alam natin na ang Blackwater ay nilalako na yung kanilang first round draft pick at dahil ang daming top talents na sumali, tataas yung value nito. Kaya ang Magnolia gusto nila siguraduhin na kung merong ibang teams na mag-o-offer dito sa Blackwater ay kaya nilang tapatan ito. So yan ngayon ang pinag-aaralan mabuti ng management kung sapat na ba yung mga players na i-offer nila dito sa Blackwater para makuha yung first round draft pick nito sa ngayon. Ang balita natin itong Meralco Bulls ay determinado na ma-retain ng services ng upcoming unrestricted free agent na si Chris Newsom. Hindi naman lang ilingit sa kaalaman ng lahat na kahit itong si Newsom ay nakafocus dito sa Gilas, Pilipinas, kitang-kita rin natin na yung mga teams ay nagmamasid sa oportunidad na kunin ito dahil alam nila na magiging unrestricted free agent siya. So kung ganyan ang magiging sitwasyon, pwede nating makita na ang Meralco ay sky is the limit, kumbaga, sa iyo offer nila. So kung ganyan ang magiging sitwasyon, masasabi natin na itong Meralco Bulls ay wala nang magiging hadlang doon sa kanilang iyo offer. Dahil kumbaga itong si Chris Newsom na ibigay na sa Meralco lahat ng gusto nila. Yung kampiyonato, yung finals MVP at take note, ang tinalo pa ng Meralco ay yung kanilang main rival na San Miguel Beer. So kinakailangan nating sabihin na itong si Chris Newsom na earn na niya kung ano man yung ibibigay ng Meralco. Kung maximum contract ang ibigay ng Meralco, abay deserving na si Chris Newsom dyan. Ngayon, ang problema kasi dito ng Meralco, kahit magkano ibigay nila kay Newsom, kung ayaw na ni Newsom sa kanila, ay aalis to dahil unrestricted free agent. Marami nakakapansin na si Chris Newsom maganda ang laro pag ang nagko-coach sa kanya talaga si Tim Cone. Nakita natin yung ganda ng performance ni Newsom dito sa Gilas. So baka yan ang mag-engganyo dito kay Newsom na lumipat dito sa Barangay Ginebra. So yan ngayon ang medyo pinoproblema nitong Meralco Bulls dahil habang maganda nga nilalaro ni Newsom sa Gilas, alam nila na ang nagko-coach dyan ay si Tim Cone. So baka mapaisip si Newsom na lumipat na nga dito sa Barangay Ginebra sa PBA.